natalakay po natin ito kahapon kung saan ito pong si Congressman Paulo Duterte ay talagang mariin niya pong tinututulan ang isang people's initiative. Kasi para po ka dito kay Congressman Duterte, ito daw po ay hindi kalooban ng tao, kung hindi kalooban ng mga gusto lamang daw pong tumagal sa posisyon. Wala po siyang pinangalan ng tao, pero alam naman natin ang tinutukoy niya rito ay ito pong si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman kailangang pangalanan nila. Wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Sara Duterte nang ito'y magsalita ng tambaloslos sa harapan po ng publiko. Pero alam naman natin ang tinutukoy niya, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Kaya una, panoorin po natin ang balita kaugnay po ng pagtutol nitong si Congressman Duterte sa People's Initiative at saka yung kanyang pagtatantrums. Hindi kasi naibigay yung budget. Ano, binawasan daw po ng 1.5 billion pesos ang budget nila para sa Davao. Kaya naghihimutok siya na 500 million pesos lamang daw po ang budget niya para sa taong 2024. Pakinggan po ninyo ang balita. Tutol, si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa sinasabing People's Initiative para isulong ang panukalang charter change. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Congressman Pulong na ang nasabing People's Initiative ay hindi boses ng taong bayan, kundi okay, boses. In particular, basahin na natin yung Facebook post nitong si Paulo Duterte na shinare naman po nitong Mindabote. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. Alam niyo na siguro kung ano ang PI. Like father, like son. Di ba? Like father, like daughter. Ganun ba yon? Kasi yung tatay nila, palamura, violente. I do not know kung violente itong si Paulo Duterte. Pero pinakita niya rito na malamang nagmumura din ito kasi PI nga eh. Oh. Eh yung anak, violente, sigurado tayo dahil hindi naman maikakaila na si Vice President Sara Duterte na napak ng sheriff na nagtatrabaho lamang doon po sa kanilang city dyan sa Davao. Okay, this is so-called People's Initiative is a pure but nothing but pure PI. He was informed that PBA party list Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Sa ngayon, hindi pa po natin napapakinggan ang reaction po dito ni Congresswoman Margarita Gonzales, Nograles. Kasi pinangalanan po siya rito nitong si Congressman Paulo Duterte na nangunguna daw po sa paglikom ng mga kailangang pirma para po sa People's Initiative na mamaya sa pamamagitan po ng interview nitong si Ted Pailon kay Chairman Garcia ng COMELEC ay mauunawaan po natin kung ano ang People's Initiative at the same time yung backgrounder ng pagpapalit ng konstitusyon o yung mga requirements sa pagpapalit ng konstitusyon as explained naman nitong si Edling Gaw sa kanyang programa sa TV5. Pero before that, tuloy po muna natin ito pong post nitong si Paulo Duterte. Sabi niya rito, tumututol siya sa People's Initiative sapagkat hindi daw po ito ang boses ng tao. Kung hindi boses lamang daw po ng ilang mga gustong manatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan. Wala po siyang pinangalanan dito. Pero sino ba ang tinutukoy nila? Eh, siyempre, mga kapwa niya kongresista. In fact, sa kanyang paglalahad dito, parang nagtatampurot itong si Paulo Duterte. Kasi sabi niya, I also would like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million pesos for Davaoenos this year. Aba, naliliitan pa siya sa 500 million pesos na pondo. Ngayon, katulad po ng sinambit natin kahapon, kung merong illegal sa ginawa ng leadership diyan po sa House of Representatives na pag-alis ng 1.5 billion pesos, that is the time na ang mga taga-Davao or Davaoenos ay mag-react. Pero kung hindi naman po illegal,
wala pong masama dyan. After all, tinitingnan po ng ating Kongreso kung saan dapat ilagak ang pondo. Ang pondo, merong kanya-kanyang priority. E baka sa panahon ngayon, nakikita ng ating Kongreso na ang pondo ay dapat ilagak sa ibang plans, sa ibang programa. At hindi doon sa nakagawian na, na halos yata 2 billion pesos taon-taon para sa City of Davao. Biruin ninyo na mayagpag na kayo sa loob ng 6 na taon. Ibigay nyo naman sa iba. Ano, tapos na yung pagpapabibi sa inyong lugar. Pero kung tutuusin, naiahon ba ng Duterte administration o kayong mga Duterte ang kabuhayan ng mga tao dyan sa City of Davao? Kasi sa ating pagkakaalam, libo-libo po ang naghihirap dyan sa City of Davao. Isang pinakamagandang halimbawa ng pagkakakilanlan sa bawat Pilipino dyan sa Davao na maraming mahihirap ay ang pagpila ng libo-libong katao para lamang tumanggap ng inyong Christmas gift ng halagang 500, 1,000 o 1,500 ba? Pero ang tanong, kanino ba galing yung pondo? Imposible naman na sa sarili niyong bulsa yan, mga Duterte. Yan ay galing din sa pondo ng bayan. Kaya kung galing sa pondo ng bayan, bakit niyo pahihirapan ang tao na pumila sa araw ng Pasko o during holiday season para lamang matanggap yung nararapat naman para sa kanila? Bakit ayaw niyong padaliin na lamang ito? Para saan? Publicity? Ipagpalagay natin tradisyon niyo yan dyan sa City of Davao, pero hindi yun tama. Sapagkat ang tradisyon na yan, lalong nagpapahirap sa mga tao at nakakaawa. Biruin nyo, pipila kayo, napakarami ninyo doon sa halagang 1,000. Ang aga-aga, pipila ka, magpapakahirap ka para lamang sa halagang iyon. Pagka ginawa mo yon, talagang makikita na mahirap ang buhay ng Pilipino. At isang senyalis yon na walang pagbabago ang karamihan ng mga buhay ng Pilipino dyan sa City of Davao. Kahit anong sabihin ninyo, na yan ay napakaganda, napakatahimik, ang katotohanan, marami pa rin mahihirap dyan sa City of Davao. Yun ang dapat pinagtutuunan nyo ng pansin. To all congressmen, ganging up on us, do not give me that kind of BS. Mapagmura talaga, no? Kanina, PI, ito BS naman. Because I will not starve to death if you take my budget away. Totoo naman eh. Hindi naman talaga kayo maghihirap. Pero wag niyong i-gaslight ang inyong mga constituents na sila ang kawawa at sila din ay bumoto daw kay PBBM. Hindi totoo yun. Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos, pantay-pantay ang pagtingin sa Pilipino. Hindi pababayaan ang sino mang Pilipino. Ngunit kayo, ewan ko kung ano ginawa ninyo sa mga kalaban ninyo sa politika, yung mga rehiyon na hindi humasang ayon sa inyo. Kung tutuusin, at ayon naman ito sa datos, makikita nyo naman ito sa balita din, napakalaki ng pondong inilalagak taon-taon, particular dyan po sa area ninyo, sa panahon ng iyong ama, na si Rodrigo Duterte. O, nasaan ang fairness doon? Ang daming napabayaan, in particular, yung mga proyekto na ipinangako ng inyong gobyerno, itong si Duterte. Anong nangyari? Karamihan, particular yung mga funded ng China, meron bang natupad dito sa Visayas at Luzon? Halos wala. Meron mang ilan nila natupad dyan sa Mindanao kasi pabor para sa inyong mga Duterte. O, tuloy tayo. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. O, chismis yan. Pangalanan nyo na lamang kung sino. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. Sino yung peking Panginoon? 30%? Chismis. Kasi kung merong 30% na katotohanan, eh tingin ko, unang-una ang mga supporter ninyo ng mga didisit ang maglalabas nito sa harapan ng publiko. Pero dahil nga chismis lamang yan, mananatili lamang yan nang gagaling sa bunganga ninyo katulad ng mga paninirang ginawa ng tatay mo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nanatili daw siyang tahimik all through these months at ayaw niya daw pong ang kanyang mga constituents ay mag-suffer mula sa maruming politika. E sino ba namumulitika?
hindi naman kayo pinupulitika ng leadership ng House. Kung meron mang namulitika, sino? Mga supporter ninyo at tatay mo, nagtatrabaho ng maayos ang leadership dyan sa House of Representatives. Pero dahil lamang hindi nabigyan ng kapritsyo ng kapatid mong si Vice President Sara Duterte, eh pinagtitira nyo na itong House of Representatives to the extent na sabihan pa ng tatay mo kung saan ikaw mismo nabibilang na ang Kongreso is the most rotten institution in the country. Yun ang katotohanan. Namumuliti ka, una, tatay mo, hindi ang nasa Kongreso. To all the Baweños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Sige, tingnan natin. Ganun lang naman kasimple yan eh. Ang People's Initiative, kagustuhan ng tao. At maganda ang istruktura nito eh, sa pagpapalit ng konstitusyon. Bakit? Kasi dito mo makikita na kapag ka ginusto ng tao, maaaring mangyari. Yun ang pinipigilan ninyo. Pero bakit kayo matatakot, lalong-lalo na ikaw, Congressman Paulo Duterte? Eh, ang sinasabi sa regulasyon, sa ating konstitusyon, kinakailangan sa isang legislative district, 3% ng botante nito ang makuha. Kung tiwala ka sa sinasabi mo na yan, na ang mga Dabawenyo ay ayaw sa People's Initiative, kasi sabi mo sa iyong post, yan ay kagustuhan lang ng ilang mga tao na gustong manatili sa kanilang kapangyarihan, bakit ka mag-aalala na makakapasa yan sa legislative district mo? Isa lamang na distrito ang hindi umabot ng 3%, wala na ang People's Initiative. Yan ang katotohanan dyan. O, panoorin po natin ang paliwanag nito pong si Edling Gau tungkol po dyan sa petisyong People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Dito ang nakaraang linggo, lumitaw ang mga petisyon para sa charter change sa barangay level. Pero hindi na po ito gaya ng dati at iba na ang gusto nilang palitan. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang mga petisyong umikot ngayon ay para sa isang People's Initiative na isa sa 3 paraan para baguhin ang konstitusyon. Kakaiba po ito dahil sa People's Initiative, ang amendment ay hindi na kailangang dumaan sa Kongreso at sa Senado kung saan walang pinupunta ng mga debate ng charter change. At kakaiba rin ito dahil ang pakay nitong bagong charter change ay hindi na po ang pagluluwag ng mga economic provisions na parating na pag-uusapan. Mas simple pa po ito, amendahan ang paraan ng pagboto ng Kongreso at Senado para sa charter change. Konting konteksto lamang po, sa matagal na panahon na kailang ulit magsubok o nagsubok ang Kongreso ng tsa-tsa, samot-saring paraan gaya ng CONCON at CONAS para sa samot-saring dahilan, unicameral legislature, federalism, liberalizing economic provisions, pati na mga kontrobersyal na term extensions at lifting ng term limits. Walang nagtagumpay dyan. Kasi bakit? Napakaraming dahilan. Pagka maagang sinusulong, sasabihin, ang daming pwedeng unahin. Bakit yan kagad ang iniisip ninyo? Kapag ka nagawa na yung mga dapat unahin, sasabihin naman nila, maghahalala na, kaya yan na naman ang inuuna ninyo para i-perpetuate ninyo ang inyong mga sarili sa kapangyarihan. Walang kalagyan eh, ang mga nagnanais ng pagbabago. Pero ang katotohanan, hindi may kakaila na ang 1987 Constitution naging restrictive ito para sa pag-unlad ng Pilipinas at buhay ng mga Pilipino. Kailangan na ng pagbabago. Hindi ang 1987 Constitution, binuo po ito sa panahon ng ang galawan sa politika, ang galawan sa lipunan ay akma nung mga panahong iyon. At alam naman natin that the thing that is permanent sa ating buhay ay pagbabago. At lahat nagbabago. Napag-iiwanan na tayo. Ang 1987 Constitution, hindi na po akma sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Kaya kinakailangan na po ito ng pagbabago. Pero bakit niyong pinipigilan? Kasi hindi papabor sa inyo ngayon ang ninanais ng maraming mga Pilipino. Ako, naniniwala ako na ang People's Initiative na ito o ang pagbabago sa konstitusyon, gusto na ito ng taong bayan. Pero dahil sa mga
merong personal na interest ng mga politiko, lalong-lalo na itong mga Duterte, nag-aalala sila kasi pagka nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, maaapektuhan ang dinastiya sa the city of Davao. Yan ang katotohanan. Ang mga supporter nila tinutuligsa ang political dynasty. Pero hindi nila nakikita mismo na ang mga Duterte diyan sa city of Davao ay dinastiya na. Pero wala namang problema doon. After all, taong bayan ang bumoboto sa mga politiko. Parang sa Ilocos Region, ang mga Marcos, dinastiya na rin doon. Ang mahalaga, kung paano na di-deliver ng mga politiko na ito na binoboto natin, ang serbisyo publiko na kinakailangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang katotohanan, hindi po sa lahat ng pagkakataon sapat na ang tao binoboto natin. Yung implementasyon po nila sa mga batas, sa mga programa, ay kinakailangan ng walang restriction. At ang problema sa kasalukuyang konstitusyon, maraming nagsasabi dyan ng mga eksperto na very restrictive ang kasalukuyang konstitusyon, particularly sa termino ng mga namumuno po sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating Pangulo. Bakit? Ang 6 na taon, kulang na kulang po ito kapag ka magaling ang Pangulo. At kapag ka hindi maganda ang Pangulo, 6 na taon pagdurusa po ito para sa bawat Pilipino. Kaya dapat bawasan po ang taon ng termino na yan, pero dapat doblehin para sa aking pong pananaw, katulad po sa Estados Unidos at sa iba pang mga like-minded nations po natin na pwede pong ma-re-elect yung mga pangulo o leader po nila sa kanilang mga respective na bansa. Pero dito sa atin, hindi ganun eh. Napakahirap. Ngayon, paano mababago ang konstitusyon? Ito, kinakailangan po natin ng sapat na kaalaman nang hindi po tayo nagiging mangmang at hindi nagpapaniwala basta-basta sa mga paninira na ginagawa ng mga kalaban sa politika. Partikular, ng mga kung tinatawag niyang minions ang sumusuporta dito sa People's Initiative, eh mga didishit naman tawagin natin itong mga tao na nagpapakalat ng kasinungalingan para lamang isulong ang kanilang mga interes. Ito ang pinaka isa sa magandang dapat po nating mapanood. Ang interview nitong si Ted Pailon kay Chairman Garcia ng Commission on Election. Sapagkat dito ipapaliwanag ni Chairman Garcia ang mga impormasyon na dapat po nating malaman. Pakinggan po natin ang interview nito nitong si Ted Pailon kay Chairman Garcia. Oho, na kayo po ay aming abusuhin this morning. Dito lang po sa usapin po ng People's Initiative. Pwede ho bang sa inyo na humunang manggaling bilang isa pong election lawyer? Ano ho? Ano ba ang People's Initiative? Nakalagay po sa ating saligang batas sa Artikulo 17 na pwede po kasi ang amendment ng saligang batas ay sa pamamagitan ng tinatawag na Constitutional Convention. Number 1 po yun. Number 2, yung tinatawag na Constituent Assembly, ang Kongreso natin, ang Senate at House of Representatives. At ang pangatlo po ay sa pamamagitan ng pagsususo na mismo ang mga mamamayan ang magsasabi na kung ano yung gusto nilang ipabago sa saligang batas natin. Nung una po, Sir Ted, nung magkaroon ng unang petisyon, yung kaso ng Santiago versus Comelec, ang nangyari po doon nung mag-propose ng People's Initiative para sa konstitusyon, ang sabi ng ating Korte Suprema, teka muna, wala tayong batas na nagpapatupad doon sa People's Initiative provision ng saligang batas. Although meron na po noong batas na tinatawag na Republic Act 6735. Sabi ng Korte Suprema po noong araw ng panahon yun, Sir Ted, hindi sapat yung Republic Act 6735 bilang magsusog ng pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kaya lamang po, noong 2006 po, Sir Ted, nagkaroon ng panibagong People's Initiative petition. Yan po naman yung Lambino, na nagkaroon ng Lambino versus Comelec. Sa Lambino versus Comelec ay sinabi po ng Korte Suprema at nagbago po yung kanilang desisyon, 10 miyembro ng Korte Suprema nagsabi, sapat ang Republic Act 6735 bilang isang batas na nagpapatupad ng People's Initiative. So sa kasalukuyan po, nangangahulugan meron palang batas na umiiral upang... Tandaan natin yan ha, merong pinaghuhugutang batas. Ito pong People's Initiative. Ngayon, sa mga nagsasabi na hindi totoo ang People's Initiative, burden nyo yan to prove na nagkakaroon ng bayaran para sa pagboto ng tao dyan sa People's Initiative. After all, pirma pa lang naman yan eh. May proseso pong pagdadaanan yan.
At hindi yan ganun kadali. Yung proseso na yan, ipapaliwanag sa atin ni Chairman Garcia at particular yung batas na kanyang binabanggit na Republic Act 6735. Kaya patuloy natin panoorin at pakinggan itong si Chairman Garcia. Pag ipatupad yung People's Initiative Provision sa ating saligang batas. Okay, so meron pong enabling law na ang People's Initiative. Klaro po yun, galing mismo ho kay Chairman Garcia. Ano ho naman po ang requirement para po sa isang matagumpay at legal na People's Initiative? Tama po yan, Sir Ted. Tama, DJ Chacha. Noong 2020 naman, itong COMELEC po ay nag-promulgate ng isang resolusyon, Resolution number 10650, na kung saan ay nakalatag doon yung proseso ng isang People's Initiative base sa enabling law na Republic Act 6735. Ang sabi po doon, number one, kinakailangan ang buong ang signatures na makakala para magsusug ng pagbabago o mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas, dapat po 12% of the... Ngayon, ipaalala ko lang sa inyo, kasi may mga nambibintang sa ilang mga naghahangad ng pagbabago na ginagamit daw po yung tupad, AX, corpus, para linlangin ng mga mamayang-mayang Pilipino na pumirma rito. Hindi po yung totoo. Kasi klarado sa pinapaliwanag po sa atin ni Chairman Garcia na meron pong proseso. At ito pong forma na ginagamit para sa People's Initiative, dapat definite po ang nakalagay doon kung ano yung mga dapat baguhin sa konstitusyon at nakasulat po doon na dapat mabasa ng mga taong pipirma rito. Kaya kung sinasabi nilang may panlilinlang, ay hindi po yung totoo. Dahil kung may panlilinlang, unang-una, hindi makikita yung forma. Pangako na lamang. Lahat ng mga aligasyon ngayon na yan ay pawang aligasyon lamang ng mga ayaw po sa People's Initiative. Kaya nga pumalag si Congressman Richard Gomez sa balita kahapon, January 10, 2024, sinabi po nitong si Congressman Gomez na wala pong katotohanan. Sabi niya, nobody has to pay or bribe me. Richard Gomez refutes 20 million pesos bribery claims to push for charter change. Basahin po natin ang balita. House Deputy Majority Leader and late Representative Richard Gomez on Wednesday rejected claims that congressional lawmakers have been offered 20 million pesos each to gather the needed signatures for the People's Initiative to introduce amendments to the Constitution. Ang masaklap, isa sa mga ang iingay dito, ang presidential sister na hindi ko iboboto sa darating na 2025 senatorial election, si Senator Amy Marcos, bintang kagad ng bintang sa mga kapwa niya mambabatas. Ito na, si Congressman Richard Gomez, pinabubulaan na ng bintang ninyo. There is no truth to this statement, sabi ni Gomez. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmakers when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our Filipino people. Bakit ayaw nyo ba ng pagbabago? Ikaw, Senator Amy Marcos, pasensya na sa mga loyalista, na hanggang ngayon naniniwala dito kay Senator Amy na estratehiya niya lang daw ang pagkondena, paglaban sa mga pulisiya ng kanyang kapatid. Di ako naniniwala doon. Naalala mo ang sinabi ng iyong nanay, si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos? Ayaw ng mga politiko na ang mga mahihirap maalis sa kahirapan. Kasi bakit? Mawawala ang boto mula rito. Yun ang katotohanan. Ngayon, kapag ka nabago ang konstitusyon, naniniwala ako na ang mga mahihirap nating mga kababayang Pilipino magbabago ang buhay. Kasi malaking opportunity ang mangyayari sa hinaharap. Ang ekonomiya ng bansa patuloy na lalago. Ang job opportunities dadami ng dadami to the extent na wala ng Pilipino ang wala ng hanap buhay. Kung meron mang mangilan-ngilan na lamang ang walang hanap buhay. Sa ngayon kasi, nasa 2 million plus ang walang hanap buhay ng mga Pilipino. Pero sa kabila niyan, napakaganda pa rin ang datos na nagagawa ng kasalukuyang gobyerno. Bakit? Na ibababa po nito ang unemployment rate sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kabaligtaran niyan, syempre, ang pagtaas ng employment rate dito po sa ating bansa. Yan ang katotohanan. Ayaw lang ninyo
ng pagbabago. Kasi gusto ninyo, yung interest lang ninyo ang namamayani, pero hindi po interest ng bansa at ng bawat Pilipino. Pakinggan po natin patuloy ang interview dito kay Chairman Garcia. Dapat po natin maunawaan, ano ba ang People's Initiative? Para saan ba ito? Ano, ilang porsyento po ba ang kailangan sa bawat distrito? Ilang kabuuang porsyento sa pangkalahatan para magtagumpay ang tinatawag na People's Initiative para sa pagbabago ng ating konstitusyon? The total number of registered voters. So ibig sabihin, kung halimbawa po sa buong bansa ang total number of registered voters ay 68 million, dapat po ang makuhang signature sa buong bansa ay 12% sa buong bansa po yan. Ngayon po, kapag ka naman po, ang may requirement din po na dapat bawat legislative district, kung meron po tayong 253 na legislative district, ang dapat daw pong makuha na signatures bawat distrito ay 3% of the registered voters. So, ang linaw niyan, Congressman Paulo Duterte, ha, sa 253 legislative districts, kasama po dyan ang distrito nyo dyan sa City of Davao. At isang distrito lamang ang hindi makakuha ng 3%, tapos na ang laban. Panalo na kayong mga ayaw sa People's Initiative. Kaya sabi mo, hindi yan ang kagustuhan ng mga Dabawenyos. Di paniwalaan mo yon, wala namang problema eh. Sila naman ang tatanungin, hindi naman ikaw. Pero wag mong pangunahan ang kagustuhan ng tao. Hindi mo alam kung ano talaga ang saloobin ng mga taga-Dabaw tungkol sa pagbabago sa ating konstitusyon. Hayaan ninyong gumana, umusad itong People's Initiative. Kung meron kayong mga nakikitang sinasabi na mga bayaran, pinapalaganap na panunuhol, i-prove ninyo. That is a case para sa isang politiko, sa isang public servant na makasuhan, in particular sa ombudsman. Pero lahat ng mga ingay ninyo, mananatiling alegasyon lamang at chismis kung wala naman po kayong ilalatag na ebidensya. Wala yung pinagkaiba sa pulboronic video na pinapakalat ng mga sinungaling na si Maharlika, si Johnny Macanas at itong si Gagong Lipunan. Nagsama-sama sila sa channel ni General's Opinion. Pinapalabas nila sa kanilang mga manonood na mayroong pulboron video, pero sa totoo, wala naman. Ginagaslight nyo lamang ang inyong mga manonood at pinaniniwala na mayroong ganito dahil galit kayo sa Marcos government. At ang galit na yan ang nagdidikta sa inyo para siraan ng siraan, partikular ang Pangulo at ang pamilya nito sa harapan ng publiko. Ngunit hindi naman kayo nagtatagumpay. Kasi kayo-kayo lang namang mga DD-sheets ang nagbobolahan. Kayo-kayo lang mga DD-sheets ang nagagalit sa ating Pangulo. In fact, nakakatuwa nga kahit paano na kapag ka paninira ng mga Duterte ang pinag-uusapan sa kasalukuyang gobyerno at ang paghahangad nila na maupo sa kapangyarihan, eh nakakampi pa natin ang mga dilaw at pink. Totoo ito mga tol. Maraming mga manonood ko ngayon sa Facebook at ilan dito sa YouTube, mga dilaw viewers. Nanonood sila sa mga dilaw na vloggers. Dahil dilaw sila. Sinasabi nila, mas tatanggapin pa nila at pagtsatsagaan si Pangulong Bongbong Marcos kaysa isang Duterte ang pumalit sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. Kinakailangan yung pong mag-proponent o yung magsususog nito o yung magpipetisyon, kinakailangan makakuha ng ganung bilang ng signatures ng ating mga botante. Opo, nangangahulugan po na doon sa at least minimum na 12%, dapat doon mayroon 33% sa bawat distrito. Hindi pa pwedeng sa isang distrito 2% lang o 1% lang. Dapat lahat ng distrito 3% na makukuha nila minimum number of signatures ng kanilang mga registrado botante, Chairman. Tama po kayo, Sir Ted. So nangangahulugan kung meron tayong 253 districts sa buong bansa, isang distrito lang ang magsabi at hindi makakuha ng 3%. Ay failure na po yung petisyon at hindi na po. Di ba, Congressman Paulo Duterte? Kaya magtiwala ka sa mga Dabawenyo. Sabi mo, ang kagustuhan ng mga Dabawenyo ay ayaw sa People's Initiative. Huwag ka na mag-alala. Kasi Dabaw lamang ang hindi bumoto, wala na tong People's Initiative. Ngayon, bakit parang natatakot ka dito kay Congresswoman Migs Nograles? I was informed that PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Ano kinakabahala mo sa ginagawa kung totoo man nitong si Margarita Migs Nograles? Baka ang mga taga-Davao, mahikayat ni Congresswoman Nograles, yun ba ang inaalala mo?
Kasi pag nangyari yon, eh, babay sa inyo. Magkakaroon talaga ng pagbabago sa konstitusyon. Pero mga tol, malayo pa ang tatahakin natin dito sa People's Initiative. Wala pa sa history ng Pilipinas na nagtagumpay through People's Initiative para mabago ang konstitusyon. Napakaraming attempt. Kaya nga dumating yung punto na yung 6735 Republic Act na ito ay pinagtibay ng Korte Suprema kasi mayroong isang grupo na nagsulong, certain Lambino, yung binanggit nitong si Congress nitong si Chairman Garcia ng People's Initiative. Pero sa lahat ng mga pagsusulong na yan, wala pang nagtatagumpay. At subukan naman natin ngayong 2024. Wala namang problema kung tayo sumubok. After all, ang pagbabago sa konstitusyon ay kinakailangan talaga natin sa kasalukuyan. Huwag na po tayong maniwala sa mga matatanda. Pasensya na sa mga ate kuya natin dito. Yung mga matatandang sumulat ng konstitusyon. Poprotektahan nila yun. Legasiya kasi nila yun. Yun lang ang simpleng rason dyan, mga tol. Lahat ng mga sumulat ng konstitusyon, 1987 konstitusyon, poprotektahan nila yan na hindi mabago. Sapagkat legasiya po nila yan. Kapag ka nabago ang 1987 konstitusyon, parang mabubula rin sila sa alaala ng tao. Dahil ang mananatili na sa alaalaan ng tao, yung panibagong konstitusyon na maaaring kilalanin natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tuloy natin ang pakikinig dito. Nabibigyan ng due course ng Commission on Elections. Doon ho ba sa inilatag pong panuntunan ng COMELEC sa dito po sa pagsasagawa ng People's Initiative, klaro ba doon yung forma at nakalagay na mga probinsyo doon po sa papipirmahan sa mga botante? Yes, Sir Ted. Meron na pong forma na naka-attach po doon sapagkat yung resolusyon na yun lumalabas ay na-promulgate ng COMELEC matapos magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. So inayos po ng komisyon at that time yung mismong guidelines na ganun. Mm-hmm. In fact po, pag halimbawa, Sir Ted, ang proseso ay, halimbawa, yung proponent ng isang distrito ay nakakalap, sabi na napating 10,000 signatures, yung pong 10,000 signatures ay hindi po ipapadala sa amin sa main office. Yung 10,000 signatures, Sir Ted, ay ibibigay sa local COMELEC namin. Tapos yung local COMELEC namin, Sir Ted, titingnan kung talagang 10,000 yon. Tapos mag-i-issue siya ng isang form. Ang tawag doon natin ay Annex B. At yung form na yon ay isa-certify niya kung ilan yung mga nakita niyang signatures. Halimbawa, 10,000. Yung pong Annex B na yon o yung form na yon ay i-attach sa petition na ipapile po sa main office ng COMELEC. Take note po, Sir Ted. Maiiwan yung 10,000 signatures doon sa local COMELEC namin sa opisina ng bawat election officer namin, munisipyo man yan o syudad. At pagkatapos po, pag nakita ng main office ng komisyon na sufficient naman pala in form at saka substance na andun mismo yung binabagong provision ng saligang batas, ay sufficient in form and substance, ha? At ang pinakamahalaga rito, yung verification na gagawin sa mga pirma. Hindi ito napakadali. Kaya sa mga nagsasabi na babayaran ka para pumirma rito, hindi yun ganun kadali. Sasayangin mo ang pera. Ako? May pera ako? Hindi ko paglalaanan ng pondo yan. Kasi malalaman at malalaman ng gobyerno, ng Commission on Elections, kung nagkaroon ng bayaran dyan. Mababaliwala yung People's Initiative. Ha? Napaka-mitikuloso ng proseso na ito, mga tol. Kami uutusan yung aming local COMELEC, o sige, i-verify nyo isa-isa yung mga signatures kung mga botante talaga yan. At number one, number two, kung yan ay mga signatures talaga na mga botante base sa records natin. Okay, so nangangangang... Base sa records. Tapos palalabasin ninyo, pupunta sa isang lugar, mga ngalap ng signature, hindi ganun kadali yun eh. Dahil unang-una, dapat ang pipirma sa People's Initiative, botante. Registered voter. At ang registered voter na ito, may pirma yan na dapat mag-correspond doon sa record ng Commission on Election. Nahulugan po na dapat unang-una yung pinapipirmahan na papel doon po sa butante, malinaw kung ano ho ang gustong mangyari ng petisyon. Klaro kung ito po ay saligang batas na pinag-uusapan natin, ano bang provision ang gustong baguhin sa pamamagitan ng pirma? At ito ho ba'y dapat nasa wikang kauna-unawa sa butante? Dapat po yung naunawaan ng butante, Sir Ted. At siyempre po, yan ay kasama
sa pag-uusapan namin sa komisyon kung sakaling makarating na sa amin yung formal na petition na naka-attach yung mismong requirement na nire-require ng ating patakaran at the same time yung batas na iiran natin. Tama ngayon, po, dapat na unawaan. Puntahan natin yung mga alegasyon ng umano'y bayaran. Kayo mismo dapat kasi mga kababayan, mga tol, ang nakakaunawa nito. Kapag ka sa tingin ninyo, babayaran kayo, hindi tama yun. Bakit kayo magpa-participate sa isang illegal na gawain tapos magre-reklamo kayo? Oh, ito ha, pakinggan po natin ang balita mula naman sa saksi. 100 piso kapalit ng pirma? Yan po ang isiniwalat. Napakababa naman ang pagtingin ninyo sa mga Pilipino. Anak ng teteng, kulang pa sa isang pagkain sa Jollibee. 100 piso. Ganun ba kababa pagtingin ninyo sa mga Pilipino para pumayag lamang sa pirma na ito? Huwag ganun. Senator Almy Marcos, huwag ganun. Kung sino man yung mga politiko dyan na nambibintang na merong bayaran para lamang sa pirma sa People's Initiative, huwag kayong ganun. Napakababa ng pagtingin ninyo sa kapwa ninyo Pilipino. Albayan Representative Ed Salagman na bayad umano para mapirmahan ang People's Initiative. Hindi naman pala si Senator Almy Marcos ang laman ng balita. Sa ibang balita kasi, nag-react si Senator Almy Marcos. Sabi niya nga, napakawalang hiya. Ewan ko kung sino tinutukoy niya. Pero dito, Congressman Lagman, huwag ganon. Baba naman ang tingin mo sa kapwa mo Pilipino, 100 pesos. At maamyandahan ang konstitusyon. Ay naman sa ilang opisyal, walang nangyaring bayaran. Saksi, si Tina Panginiban Pere. Sa mga litratong pinost ni dating ako, Bicol Representative Alfredo Pido Garbin, makikita ang ilang alkalde sa Albay na nagtipon-tipon noong January 5. Inimbitahan daw siyang magsalita tungkol sa People's Initiative bilang dating chairperson ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa naturang pulong, sabi ni Albay 1st District Representative Ed Salagman, nagkabigayan daw ng pera para bayaran ng... Naknantetin na yan. Tanga ba itong mga mayor na ito? Ha? Unang-una, ang region na ito ayaw sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Majority of the people there do not vote sa ating kasalukuyang gobyerno. Tapos ngayon, kakampi nyo ngayon kung tutuusin, pagbibintangan mo yung mga kababayan mo dyan na tumatanggap ng bayad halagang 100 piso. Napakababa naman ang pagtingin mo sa kapwa mo Bicolano. 100 piso ang kada pipirma sa People's Initiative. Doon sa meeting na yon, nabigay ng 50% ng 100 pesos per hotel. Grabe naman. Kung meron kang ebidensya, Congressman Lagman, labas mo na lamang kasi bawal yan eh. Graft practices yan. Magaling na abogado ito ah, si Congressman Lagman. And hanga ako dito sa totoo lang kapag pagsasalita ang pinag-uusapan. Napakagaling nito during debate, during interpellation sa Kongreso kapag pinanonood ko sila. Kahit kalaban natin sa politika ito, hanga ako sa talino nito. Pero parang minamaliit mo naman, Congressman Lagman, ang mga kababayan mo. Saka yung mga opisyales, public gathering yun? Available sa publiko ngayon ang social media. Halos lahat ng Pilipino merong cellular phone to record things. Gagawin nila yung ganyang alegasyon nyo ng pagtanggap ng 100 pesos mula doon sa mga politiko o kung sino man nagbayad dyan. Napaka-ridiculous nito pong alegasyon ninyo. Ang sabi, susunod yung balance na 50%. Hindi malaman kung saan galing ang pundo. Pero ang nanodoon sa... Grabe, 200 pesos. Kasi 50%, 100 lamang. No? Ito ha, maliwanag na ito'y paninira lamang. Kasi ayaw nila ng People's Initiative. Ayaw nila na mabago ang konstitusyon. Sa madaling salita, ayaw nila na yung 1987 Constitution na produkto ng EDSA Rebellion mapalitan. Tuloy natin ang pakikinig. Dito po kay... Chairman Garcia. Wala naiintindihan ng mga kababayan natin yung kanila pong pinipirmahan. So nangangahulugan po sa inyong ginawang halimbawa na kung 10,000 mga pirma ito, 10,000 mga butante,
isa lang ho, dalawa doon ang magsabi na hindi kami, hindi namin naintindihan ito, hindi namin pirma ito, o kami binayaro sa pagpirma dito, that will that make it void? Yung po 10,000, hindi po. Nung malabas, kung yung po hindi nila pirma, nakita namin, ibang iba talaga, minus 1 po ng minus 1 yun, doon sa 10,000. Hanggang sa, halimbawa po, ang requirement ng buong distrito, sabihin na po natin, nag-concentrate yung proponent, 10 bayan yan, isang syudad, sa halip na kuhanan ng 3% yung 10 munisipyo, sa syudad lang nag-concentrate. Kasi maliit lang po yung 2%, eh, take note po. So, isang distrito, base sa saligang batas, ay 250,000 lang po na botante yan. So kung 250,000, tapos eh ang 3% yan po ay almost 8,000 lamang, Sir Ted. So kung alimbawa po, 10,000 ang kanilang binigay sa amin. Eh pagkatapos sa kakatingin namin na hindi pala signatures o kaya hindi naman pala botante yung nakapirmang yan at biglang nag 7,000 po, ibig sabihin, kung yun yung distrito, failure na po ang distrito na yun. Iwanag, di ba? Napaka-mitiloso ng People's Initiative. Napakahirap nito mga tol. Kaya hindi ito makukuha sa bayad-bayad na sinasabi nila. Pagka nagtagumpay ang People's Initiative, yan ay dahil boses ito talaga ng taong bayan. Ganun lang kasimple. Huwag niyong pigilan. Hayaan ninyong malaman ng publiko, hayaan ninyong maipahayag ng publiko ang mga saloobin nito sa tunay na pagbabago. Ako, isang halimbawa na sumasang-ayon sa People's Initiative. Kayo, mga tol, sang-ayon ba kayo sa People's Initiative? Galangan tayo. Kung ayaw ninyo, okay lang po yan. Karapatan po natin mamili. Maraming maraming salamat.